Hi guys! Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome sa Bella's Dream. Don't forget to subscribe and try to watch my other vlog. No, visit nyo po ang aking channel. Ayan, inuna ko na i-promote bago yung aking topic ng aking vlog. So, ang topic ng aking vlog para ngayong hapon ay ano-ano nga ba yung mga valid ID sa pagkuha ng passport. So, iisa-isahin natin yan. Pero ang sakit na lalamunan ko. Actually, pang ano ko na to eh. Pang ilang vlog ko na ba to? Pang apat! Para ngayong hapon. So, dahil bago lang ang aking YouTube channel, so kailangan kong, umarya. Kumayot. Magpadami ng vlog. At i-upload isalpak-salpak. So, yan. Nagpapaka, ano na naman ako. Nalalayo na naman ng aking vlog. Ayan, umpisa na natin. Pasensya na po kayo, ganyan talaga yung dila ko na nagkakalabo-labo, nagbubuhol-buhol sa loob. So yan, umpisa na natin, ano nga ba yung mga ID na dapat mong ipresenta, isa lang naman sa DPA. Pero dapat, kahit isa sa mga listahan na sinulat ko, mayroon ka. Umpisa na natin, SSID. SSID, guys, yung mga digitized na ngayon, no, alam nyo na po yan, okay? Kasi modern na yung panahon ngayon. And then, GSIS ID. Yan. Qualified yan. And then, UMID ID. Qualified yan. And then, next natin is driver's license. Guys, tatlo yung klase ng driver's license. Pwedeng professional driver's license, non-professional driver's license, and student driver's license. Guys, pwede daw yung ano, ang tawag doon, student, basta forward. Move on. Nakalimutan ko na. Next na tayo, voter's ID. So, ito pala yun. Nasingit ko na. Guys, yung voter's ID ngayon, kagaya ko, 2015 pa ako bumoto. Pero hanggang ngayon, still, pag tumatawag ako sa Comelec, wala pa raw ID. Bakit ganun? Wala pa silang budget. Kasi, wala, kailangan talagang malaking bagay yan kapag may voter's ID ka. Kailangan ko yan eh. Malaking bagay yan eh. Hanggang ngayon, wala pa silang budget. No, 2015 pa ako bumoto, wala pa ring ID daw. So, hopefully pag natapos ang general community quarantine at magluwag-luwag pa, mag-i-inquire uli ako baka nandiyan na yung voter's ID ko. Kasi napaka-importante na mga valid ID natin sa lahat ng nakarin, lalo na sa pagkuha ng passport. Okay? Ang voter's ID, kung ikaw ay meron, wala ka ng problema. Pero kung wala ka pang na-issue voter's ID, kagaya ko, na naiinis ka na, no, taon na, wala pa din. So, may solusyon dyan. Kailangan ka lang naman kumuha ng voter certificate, pero pahirapan. Doon ka daw sa main office sa Intramuros, Manila. At ito ay kailangan magpresenta ka ng NBI. So, ganun din. Kumuha ka muna ng NBI. Guys, alam nyo, kahit ako may SS na, kumukuha talaga ako ng NBI for support. Tapos, swak na yan. Qualified na talaga. Kaya, kung meron kayo lahat ng mga ID na to, idagdag nyo lang ng NBI. Ako ay advice lang naman bilang kaibigan. Next natin is ang PNP permit. So, alam na mga taga-PNP yan. Philippine National Police, no? So, alam na nila yan. Next natin is ang senior citizen ID. Yung ating mga senior dyan. Ang alam ko, guys, kapag ang ating mga senior ay kukuha ng passport ID, kailangan nila ng isang companion. So, huwag natin silang pabayahan. I-guide natin sila, no? Samahan. Ang ate ko ngayon. Next naman, ang airman license. So, hindi ko alam yan, pero nakasulat yan sa website. Airman license. And then, syempre, kailangan nyo pong ipresenta ang inyong old passport. Okay, 1 month na hindi pa yung na-expired, o sobrang expired na, o 2 months may expired na, pwede na kayo mag-renew kahit 2 months na lang may expired na yan, o 1 month na lang may expired na yan, pwede nyo na yan i-advance. Basta, importante, huwag na huwag nyo wawalain yung mga lumang yung passport, kasi mapapagod lang kayo. Kapag nawala nyo yung passport, iba yun yung mga requirements na dapat nyo pang mga kompletuhin na para makapagkuha ng bagong passport. Ayan, sana naibigan nyo ang aking vlog. Don't forget to like my channel and subscribe to my channel. At saka bisitahin nyo naman po yung iba kong mga vlog. So, baguhan lang po naman ako dito. Sana po supportan nyo. At kung sino ka man, thank you in advance. So, natutuwa yung pakpak ko sa iyo, di ba? Kaya supportan mo na ako. Bye!